Okay, welcome back mga boss. At medyo na pending yung mga gawa natin ngayon. At pasensya nga maulan dito sa amin. Tamang-tama habang nag-aantay ako ng mga in-order ko na pyesa para dito. At hindi pa ako nakakapunta ng raon. Kaya gagawa muna tayo ng kaunting video lang. Kaunting video lang kasi nagbabalak din talaga ako na mag-upgrade ng 5 auto. O kaya 3 auto hanggang sa 735-737. So, siyempre, ang unahin ko muna diyang i-provide ay yung schematic diagram at saka yung board. So, yung transformer kasi mga boss ay mahihirapan ako nun sa estado ko ngayon gawa ng wala akong sapat na pondo para ma-upgrade. So, kailangan nating i-rewind yung transformer o kaya tawag dito, palitan natin ng bago o kaya patungan natin ng additional windings. Sa nangyari, naubos na po yung mga toroidal ko dito. Wala na akong toroidal kaya kung meron ako diyang natitira ay isang core na lang, wala nang laman. So pag-aaralan ko pa yung computation noon. So at kung matutunan ko naman yung computation, ang problema naman yung budget para sa magnetic wire at saka ang pinakauna sa lahat kaya hindi ako nakakapag-upgrade. Marami nagtatanong sa akin, nag-i-inquire, magpapa-upgrade. Hindi po kasi ako nalinya sa pag-upgrade ng amplifier at nakapokus po ako sa pag-repair. Pero gusto ko rin mag-upgrade. So, ibig sabihin, mabagal na nga ako sa repair. Malamang sa pag-upgrade na yan, mabagal din ako kasi hindi ko siya 40. Hindi ko talaga siya linya at malamang sigurado mahirapan ako. Pero ito, inuunti-unti naman natin matuto kung sakali. So, habang inaantay ko yung pyesa nitong ito ay isang concert. Ito ay isang Sakura 735. Wala po kasi ako nakuwang diagram nito sa Google at sa mga kakilala natin. Wala tayong napagkunan. Kaya ang ginawa ko ay nag-reverse engineering ako. Kaya binasa ko na lang yung circuit niya at pinag-compare ko. Kasi marami naman nagsasabi na yung design ng Sakura 735 ay upgraded version ng concert 5 auto at posibleng tama nga sila doon mga boss. So ang ginawa ko kasi may diagram ako ng concert 5 auto. So, kung gusto niyo pala ng diagram ng mga concert, punta kayo sa file section ng IP group na GLab. So shoutout sa founder kay Kuya Giovanni B. Subscribe na rin kayo sa kanya mga boss at sa nag-upload ng tawag nito ng diagram si Marco Hair o Marco Hair kung paano pag-pronounce ng apelyido mo, hindi ko alam kung yun talaga apelyido mo. Kilala yan mga boss na matulungin sa mga nag-aaral sa electrons. Kaya lang may iwan ko lang kung kumusta na siya ngayon at huwag natin masyadong abalahin. So dito tayo. So ginawan ko nga ng diagram mga boss. So ang ginawa ko nag-print muna ako ng diagram tapos binasa ko lang dito at tinignan ko yung kaibahan. So ito na yon yung start ng pag-upgrade natin. O sa mga gustong screenshot nyo na mga boss. Ilagay muna natin mga 10 seconds siguro para ma-screenshot nyo yung diagram at ipapaliwanag natin yan kung paano ang sistema nito. So dito tayo. Ang mga nakaano dyan, yung mga revision nyan, yung mga babaguhin kung sakaling 5 auto yung amplifier nyo at i-upgrade nyo. Pero disclaimer lang ha, hindi ko pa nasusubukan to mga boss. So nasa inyo na yan. Kung mag-DIY kayo, DIY at your own risk. Kung pumutok man yan o hindi ko kasalanan. So nasa inyo pa rin yan. Kailangan may alam din kayo sa electronics bago kayo mag-upgrade. At yung sinasabi nating upgrade mga boss, hindi lang palit transistor, hindi lang palit capacitor, upgrade na agad. So ang daming isa lang alang. Unang-una, halimbawa, kung 5 auto mo ay gagawin mong 735, halimbawa 735 mga boss. Siyempre, unang-una diyan kung gusto mo talagang lumakas, ang una mong i-upgrade pati yung supply. Kasi yung supply ng concert 5 auto ay ang standard ay 33.5. Yung bago naman nilang 5 auto B ay 37. So pwede na ata 'yon mga boss. So hindi ko lang alam kung ano mangyari kung susuplayan natin ng 45 volts yung 5 auto, hindi ko pa nasubukan 'yan. Pero ito,
Kasi ang supply ng Sakura na 75i 45045. So tamang-tama mga boss, at totoo yung sinasabi nila na yung Concert 502 ay upgraded version ng yung Sakura 735 ay upgraded version ng Concert 502. So ito nga, kinuha ko muna yung diagram ng ano ba mga babaguhin. So unang-una tayo dito sa output stage, ito yung output. Sa output stage naman, na-screenshot nyo naman siguro. So bahala na kayo dyan, mag-screenshot, i-download nyo yung video. Pero sa mga magda-download pala ng video ko mga boss, baka naman bago nyo i-download kahit isang ano lang, isang ads lang sana, huwag nyo i-skip. Malaking tulong na yan, at like para ma-recommend tayo ni YouTube sa iba mga viewers at lumawak pa yung video natin. So mga boss, mga kunting tulong lang, pangbalik load lang mga boss, pangbalik load lang. So punta tayo dito, ito yung output stage nya. So originally yung sa Concert 502, ayan nilapit natin, ang nakalagay ay A1941 dalawa. So papalitan nyo yan ng A1943 dalawa. Yung resistor naman nila sa ammeter na 0.25, kahit hindi nyo napalitan, parehas lang din yan. So yung sa 502 sa kabila naman ay C5198 yung kaparis ng ano, nagkamali lang dito ng pagprint. Pwede nyo gawin na lang yan na C5200 yung dalawa mga boss. Yan, tapos yung mga base pala nila sa 502 walang naka-top na resistor o naka-series. Lalagyan nyo ng 10 ohms, 10 ohms po yan, ayan 10 ohms sa output. Tapos yung pinaka ano niya, yung driver transistor niyan dalawa, parehas lang sila A940 sa ano, sa 502, A940 din sa 735. Pero may dagdag dito na ano, na capacitor. 68 picofarad, 200 volts po 'yan. Ayun, nilagay ko ng ano, 68 P. Yung itatap nyo diyan o isa-shunt nyo sa base at saka sa emitter ng transistor. Ganon din sa kabila. Ay, mali ata to mga boss. Tika lang. Mali ata tong ano, tika lang. Mali yan, mali. Dito dapat yan. Itong masusunod yan. Yan. So, nagkamali tayo mga boss. Mali yan. Paki-ignore ko na lang. So, base collector. So, tingnan natin kung tama. Ayan, no. Asa na ba? Ito yung ano niya. Ito yung capacitor na yon, yung 68P. Tingnan natin sa likod. So tama, ayan o. Collector saka base. Kasi kung base emitter, sa dulo yan. So collector at saka base, tama. Nagkamali tayo dito. Yan, may additional siya na capacitor na 68P. Ayan, kabilaan. So parehas lang din yan. Dito naman sa 502, yung bias transistor niya para sa biasing, ang nakalagay ay 9014, sa 735 naman ay 2in 5551. Pero pwede po yan kahit alin dyan yung gamitin nyo. Tapos sa ano naman, sa resistor naman nya, yung nakalagay sa 502 na 2.7k, papalitan nyo yan ng 1k. Ayan, 1k. Tapos yung ano naman, yung 1.2k, papalitan nyo ng 560 ohms. Yan mga boss. Tapos dito, kung ang nakalagay dati dito na capacitor ay non-polar na ceramic na ano, 101, so papalitan nyo siya ng 2.250 volts sa may positive supply. Yun, sa positive supply, yung positive side ng capacitor, tapos negative, so polar capacitor yan. Tapos dito naman sa bus, ito po ay isang ano, tama ba ako mga idol, mga expert sa audio? Itong dalawa na to ay voltage amplification steeds o bus. So bus to, tama ba? Pakikorek na lang ako. So same lang doon sa kabila. Ang nakalagay dito na times to 2in 2in 551. Yan, same lang din siya pero dodoblihin mo lang sa 735. Tapos yung 100 in F sa 502 na nakalagay, gagawin yung 100 PF pala, gagawin yung 68 PF. O hindi ko lang alam, parehas lang ata yan, 33 to ano, parehas lang naman ata yan. Tapos yung dati na 680 ohms na resistor ay papalitan nyo ng 220. Tapos mag-ano pala kayo dito, sa 502 diretso ang supply nyan. Dito sa 735 nakakat yan, ayan o, 270 ohms. Magsiseries kayo ng 270 ohms bago dumating sa emitter ng
2 in 5551 at saka ano. O kaya sa madaling sabi, bago dumating yung supply sa bus. Yan, ganun din sa taas, tapos mag-additional kayo ng 100 microfarad, 100 volts. Ngayon, meron din yan. So, saan ba yung bus dito? Tama ba ako mga boss? Pakorek na lang ako kung mali ang sinasabi ko. Ito. Itong dalawang transistor na to. Tingnan nyo, magkasama lang din siya yan. Yan, tapos may resistor siya dito. Ayan. Ayan. So, 220. 220 naman yung ano. So, ito yung sinasabi kong 270 na naka-series. Ayan o. Galing yan sa collector, tapos papunta na yan dun sa supply. So, ayan. Balik tayo dito sa ano, sa topic natin. So, galing na tayo sa bus. Sa bus stage. Yan. Dito naman tayo sa feedback. Ayan. Yung feedback nila ay 33K sa 502. 33K din dito sa... Tama mga boss, feedback to, di ba? Tama ako, no? Comment na lang sa baba. 33K din sa 735. Tapos sa gain naman nila, tama ba mga boss, ito yung gain, di ba? Sa mga expert dyan, pakitulong na lang. Comment na lang dyan sa baba. Sa mga viewers ko na lang, kung sakali, double check nyo. Comment din kayo sa baba kung may mga nag-correct sa akin para may tama natin, no? So, itong gain, ito yung napapanood ko lagi na sa halagang 10 piso lalakas yung amplifier upgrade. May mga nag-upload na nito na ito yung binabago nila. May mga ginagawa sa yan. Kung tama ba pa pagkaalala ko? May mga nagawa nun eh. Binago yung feedback at saka gain ata yung magkasama, yung pinalitan. Tama ba ako? So, panoorin nyo na lang. Mag-a-add lang kayo dito sa 735 ng additional 101. Nakashunt lang siya dito sa 100 microfarad, 25 volts. Saan ba yan? Ito yan mga boss, oh. 101, asa na ba yung supply ng feedback? So ito yung feedback ko, ayan oh. Tapos may nakashunt siya na 101, ayan oh. Tingnan natin sa likod, ah. So ito mga boss, ayan. 101 taka 125, tapos papunta na yan doon yan, resistor na yan, oh. Yan, 1K, ayan. Ayan yung 1K. So ito yung dalawang yan, sinasabi ko. So, may nakashunt siya na 101. So, pinaghirapan ko to. Sana hindi ako expert sa paggawa ng diagram. Kaya, yun. Nirevise ko na lang tong ano. Dito naman. Dito na tayo sa, ano, sa differential stage o input stage. Alam ko ang tawag sa ganitong differential ay LTP, long tail pair. Tama ba mga boss? Nag-research din ako sa Google. Tiningnan ko din sa Google kung anong tawag dito. Ito naman, tawag na dito CBS. Ang tawag nila. Tama ba? So, puro ako tanong sa viewers ko, no? Nangungulikta lang din tayo ng data, mga boss. Hindi naman tayo eksperto sa amplifier. Nagre-refer tayo, nakakaunawa, nakakaintindi. Pero yung mga malalim na technical terms, hindi ko pa rin kabisado yan. So, tamang ano lang, kumbaga common sense, critical thinking ang ginagamit natin. Kaya naunawaan natin yung ano, analyze, ganon. So, yun yung mga basic principle kung mag-electronics ka. Meron kang common sense, maganda yung critical thinking mo, at saka yung analyzing skills mo, maganda rin. So, pag pinagsama-sama mo yun, makakuha ka ng magandang logic o makakuha ka ng idea kung paano yung pag-troubleshoot ng amplifier. So, syempre, common sense na lang. Yung supply, yung mga input, ganun, pag samasamahin yung mga boss. Basta yun lang sinasabi ko, tatlong factor. Analyzing skills, critical thinking, at saka common sense, makakuha nyan. Pero halos pare-parehos naman yung kung babasin. So, ang tawag nyo dito ay long-tailed pair. So, yan yung ganyang design. Yan, ganun din. At pag ganyang dalawa yung ano niya, dual differential. Tama di, dual differential style. Mas maganda daw to ayon sa mga expert. May mga napagtanungan tayo, mas maganda at mas balanse daw yung distribution ng audio signal o yung ano. May sinasabi ba sa mas maganda daw pag ganyan dual differential. At mapapansin mo naman sa karamihang design halos ganito. Sa mga power amp halos naka dual differential din sila, naka LTP pa. So dito ano ba mga ano, yung 2-in-551 at saka 551 din at saka 5401. Wala ka nang babaguhin, same lang yan. Dito lang sa mga ano, sa mga resistor na nakaseries sa emitter at collector nila ang babaguhin mo. Halimbawa,
Yung ay ito pala wala na sa ano sa collector nila 3.3k parehas lang 3.3k. So, wala ka na babaguhin. Sa emitter pala nila. So kung dati ay 100 ohms 'yan sa 5 auto, gagawin mo yang 0. Ibig sabihin naka-jumper na lang 'yan mga boss. Wala nang resistor 'yan, naka-jumper na lang. Tapos ano pa? Oh, dito na banda sa CBS ba tawag dito? Ito kasi yung ano, yung supply ng differential. Ito yung source ng supply ng differential, tama ba? So, may nagsasabi na pag ano, pag ganitong naka-signal diode, mas maganda daw, mas stable yung supply, mas maganda ang performance. Yung may mga nagsasabi na ganun at iwasira din pag ano. Kasi for stability, yung iba kasi resistor lang, tapos walang signal diode. So, dito naman, ito, ang nakagaling sa supply, ang sa Sakura 5-auto ay 4.7K. Ang nakalagay naman sa concert as ano ba yan? Nagpapalit pa ko. Sa 5-auto ay 4.7K, sa Sakura 735 naman na 8.2K. So, kung mag-upgrade kayo, papalitan nyo ng resistor. Sa senior diode naman mga boss, ang nakalagay dyan sa ano, sa 5-auto ay 27 volts, so papalitan nyo yan ng 36 volts, ayan o, 36 volts, tapos may nakashunt pa siya na 10 microfarad 50 volts, so tataasan nyo yung value ng senior diode, pero sa ano, sa 737, yung features na to ay wala na, ilagay ko dyan mamaya sa screen yung diagram ng 737. Tapos dito naman sa resistor nila na galing dun sa mga emitter, tama ba? O galing sa emitter nila, kung sa 5-auto ay 33K o 30K, sa 735 naman ay 47K. Yun lang. Tapos may capacitor din siya na 104. Yan, 100 NF is 104. Yung 100 PF is 101 mga boss. Yan. Yan. Tapos sa input naman nila, sa input naman nila, yung ground loop ata tawag dito. Ano ba tawag? Ground loop ba tawag dito? So, ganito yung sa 5-auto, yan. 10 microfarad, 50 volts, negative sa input, tapos positive na dito. Tapos 1K, then may ground, ano tawag nito? Ito, nakalimutan ko tawag dito. May 33K, tapos naka-shunt o naka-parallel yung 100 PF o 101. Ito namang sa Sakura 735, 1K muna, then capacitor na 4.7 microfarad, tapos 101 na ceramic o 100 PF, tapos naka-shunt naman pag ground ang 221 na ceramic din. So, bahala na kayo kung alin dyan yung gagayahin nyo. Itong ano mga boss, ito na, yung resistor lahat nyan pag 735 ay puro 1/2 watt na po yan. Sa ano ha, yung maliban dyan sa input, yan, 1/2 watt na lahat yan, at saka 5 watts yung sa, ano, sa tawag dito, 5 watts na sa emitter resistor. So, pwede nga mag-upgrade, tapos papalitan nyo din yung capacitor ng 10,080 volts, kasi 10,080 volts yung capacitor nito ng Sakura 735. At simply tataasan nyo yung 45 yung transformer, sinabi ko na pero inulit ko lang, 735 ay 45045. Pero ano to mga boss, madalang to kopyahin o madalang may gumagawa nito, kasi parang mas matrabaho pa ata. Kumbaga, kung mayroon kang 5-auto, ang nakikita ko sa mga kakilala kong tech o yung mga sa FB group na nagpo-post, 5-auto diretso na sila sa ano, sa 737. Kumbaga, bakit ka pa mag-iipot sa 735 kung pwede mo naman isagad sa 737? So, kumbaga, mas mataas ang supply nun. Kung nasa 77 volts DC na yon, o kaya 55055 volts AC yung pinaka-transformer niya. So, kaya itong pag-upgrade ng 5-auto sa 735, madalang ako maka-encounter nito. Pero may mga gumagawa nito mga boss. At ito naman ay gagawin ko balang araw sa 3-auto mismo. 3-auto, diretso sa 735. May mga nag-comment kasi dito sa ano, may iba na ayaw sa 737 kasi hindi nga stable.
hindi daw stable ang supply at posibleng nasisira. Kaya pinili nila tong may signal diode. Yun ang sabi ng iba ha, kasi ako hindi pa naman ako nakapag-upgrade talaga ng ano. Although nag-upgrade ako dati, mga pang personal lang, noong hindi pa ako busy sa repair. Nung naging busy na ako sa repair, natigil ko na yung mga upgrade mga boss, kasi hindi nakakayanin ng oras. So dito tayo sa mga pa-repair, kasi kung pang sarili lang naman, mahirap magpaluwal ng pera, lalo na ngayon sa medyo gipit tayo ngayon mga boss. So hindi naman dahil nag-YouTube tayo kumikita na. May monetize na yung channel, pero halos yung kinikita ko dyan mga boss, baliktaya, kumbaga ano lang dito, salud, balik lang kasi wala akong wifi, pampalood ko lang yung pinakasahod ko dyan. At pinakakita siguro income ay yung mga subscriber natin na nagpapagawa at nagtitiwala. Maraming salamat sa inyo mga boss. Dahil dito sa YouTube, nagkaroon ako ng mga customer. Maraming salamat po. So yun lang. Paalala uli sa mga magdi-DIY. Nasa inyo po yan. Nasa inyong risk yan kung gagawin nyo. Pero ito ay hindi ko pa na-actual. Siguro pag na-actual ko, malalaman natin kung effective talaga. So titingnan natin yung biasing, tapos DCO. Sana. Ang una ko muna siguro bago ko buuin to, may board na ako dyan ng pre-auto transformer na lang. Maghahanap ako ng transformer na 45045 at wala ako yan. So mahaba na yung video natin at ilalagay ko lang din dyan sa screen yung ano, yung 7 diagram ng 77. Kung gusto nyo magano, punta kayo sa file section ng ano, ng electronic G-Lab. Meron doon, tingnan nyo. Andun, i-download yung mga boss. So, i-screenshot ko dyan yung ano. Tapos, yun. Yun ang sinasabi nila, kasi mas maganda 77 na diretso para isahan na. Isahang upgrade na. Pinakasagad na yun mga boss. Pakiramdam ko kasi sa 77 yung design ng ganito. Kasi halos pare sila eh. Parang nakasagad, sinagad talaga eh. Pakiramdam ko lang ha. Sinagad talaga nila. Nakasagad na yung design na yun. So paano yan mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat.